Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng waterproofing. So, ngayong araw guys, ang iba vlog ko, bigyan ko kayo ng idea o review dito sa Drylock waterproofing natin. Okay, so, ang maganda kasi dito guys, si waterproofing is water-based, low odor, at 10 years warranty. Ang kagandahan pa kasi dito guys kay waterproofing, mayroon siyang 22 PSI at saka 10 PSI. Yung 22 PSI guys, ito yung halimbawa guys ha, ito yung pader mo. Okay, ito yung pinakapader mo guys, yan, ito yung pinakapader mo. Yung side na to, ito yung nasa loob ng bahay, ito yung nasa labas. Okay, yung 10 PSI na sinasabi ko po, ito yung nag-waterproofing ka sa loob ng bahay. Kaya mas mababa yung PSI na kayang i-hold nung waterproofing natin kasi po yung pintura ay yung tubig pumasok na sa pinakapader. Okay? Kaya naman po 22 PSI yung kabilang side naman, yun naman yung positive side. Ibig sabihin, nag-waterproofing ka dun sa labas nung pader. So pag patak ng ulan, tatama siya dun. So ang kaya niyang i-hold na tubig dun is 22 PSI. Okay, so yung negative side na 10 PSI at saka yung positive side is 22 PSI. Okay, so yung coverage naman nung waterproofing natin is nakadepende yan dun sa porosity ng pader. So pag magaspang yung pader mo, mas magastos. Pag finish yung wall mo, mas matipid siya. So ang pinaka-standard application nito is two coat. So, ang interval ng first coat at saka second coat mo dapat at least 3 to 4 hours. Okay, si Drylock guys, si Drylock, pwede mong gamitin sa CR. Pwede mo rin gamitin to sa firewall, sa basement, basement at saka sa grotto. Guys, pag si Drylock, ginamit mo halimbawa po sa CR. So, kailangan nyo lang po linisan yung pinaka-flooring. So, pag nalinis na yung flooring, iko-coat mo siya ng tatlong coat. After mo po makoat ng tatlong coat, dapat, ang kailangan nyo pong gawin doon, dapat magpa-flooding ka. So, ipa-flooding mo yung pinaka area nung nilagyan mo ng waterproofing para ma-check nyo kung magli-leak yung tubig. So, ngayon po, pag hindi siya nag-leak, ang gagawin nyo is sandwich type nyo. Ang sandwich type naman, guys, pag nag-apply ka nung Drylock doon sa pinaka-flooring nung CR, ang gagawin nyo, kailangan nyo magpalitada. Okay? Pag nagpalitada ka na, saka kayo maglagay nung pandikit ng tiles. So, kailangan nyo ng tile adhesive bago po kayo maglagay ng tiles. Para sigurado na hindi mag-leak yung pinaka-waterproofing nyo. Okay. So, paano naman ang preparation ng Drylock? So, pagbago yung pader, kailangan nyo lang siyang lasunin muna yung pader. So, bakit natin siya nilalason? Para yung pinaka-acid ng pader matanggal bago po kayo mag-waterproof. Ngayon po, kung ang iwa-waterproofing nyo naman is lumang pader, ang kailangan nyo lang doon, linisan mo lang yung pinaka-lumang pader at saka po kayo mag-waterproofing. Ngayon, kung ang pader nyo naman is luma at may existing ng pintura, ang gagawin nyo lang, i-script nyo lang muna yung pinaka lumang pintura mo bago po kayo maglagay ng Drylock waterproofing. Bakit? Kasi kailangan po si Drylock waterproofing, siya dapat yung nauna sa pinaka wall mo. Para pag pumasok yung tubig, halimbawa sa negative side mo siya i-apply, pagpasok ng tubig sa pader mo, yung waterproofing natin kaagad, yung unang mag uhold ng tubig. Kasi pag si waterproofing, pinatong mo lang sa dati mong pintura, ibig sabihin, pag tumagos yung tubig, itutulak niya lang yung existing na pintura mo. So, pati yung waterproofing mo, mababaklas din kasi hindi siya yung nakakapit sa pinakapader. Okay guys, ito yung sample niyan. Okay, kung pansinin nyo, yung kabila, wala siyang Drylock. Yung kabila po, treated siya ng Drylock. So, dito makikita nyo, lagyan natin ng tubig at makita nyo, tatagas po yung hindi pa na waterproofing. Ayan, tulad nyan, mayroong tubig sa loob. So, kung papansinin nyo, okay, so pag walang waterproofing,
basa yung pinakapader nyo. Pero pag treated siya ng waterproofing, okay, so tulad nito, dry siya. Okay guys, thank you sa mga gusto nyo pang may katanungan pa tungkol dito. Comment lang kayo, sasagutin ko po yung mga tanong nyo tungkol dito sa dry lock waterproofing. So thank you sa panonood.